Okay na po. Okay na. Inalain mo muna kami. Hindi na mahina. Tama lang ang lakas. Anong grade ka na ngayon, friends? Grade 6. Grade 6? Walang imposible sa batang may pangarap at determinasyon, lalo na kung may pamilyang nakasuporta sa bawat hakbang. Natatandaan ba ninyo si Prince Juan Cloud Caparino? 13 taong gulang na batang mayroong profound hearing loss. Hulyo, ngayong taon na ito, humingi sila ng tulong sa inyo para magkaroon ng hearing aid. Ito si Prince Juan Cloud Caparino, 13 anyos, tubong Paranaque. Panganay siya sa 3 magkakapatid. Ang panganay ko po ay si Prince Juan Cloud. Meron po siyang hearing loss, parehang tenga po. Siya po ay severe to profound case na patient. Bale, since birth po siya na diagnose na meron siyang ganong karamdaman. Kunwari po, pag tinatawag po namin siya, hindi po siya lumilingon agad. Doon po namin napansin na baka nga po may problema sa pag-detect siya. Naisip ko na baka hindi siya makapag-aral or naging PWD na nga siya sa sped school, baka ganun. Siyempre, ayoko naman na ganun ang mangyari sa anak ko. Siyempre, gusto ko siya nasa normal na eskwelahan. So, siyempre, unang sumagap sa isip ko na baka hindi siya makapag-aral o mabuli siya ng mga kaibigan niya. Iyon po yung masakit. Ngayon kasi, malapit na pasokan niya. So, kami po, madali na rin namin dahil nga hirap na siya nang walang hearing aid. Para po sa pasukan, may magamit na siya. Tsaka po kasi ang sabi kasi ho ng doktor sa kanya, pag wala daw po siyang suot na hearing aid, kumbaga tumataas daw po yung grado ng pandinig niya. Baka pwedeng matuluyan na wala na siyang marinig. Yun po sabi po ng doktor niya. Kaya kailangan na rin po niya talaga na magkaroon ng hearing aid para po marinig na siya ng maayos. Bilang magulang, kayang lumapit sa kung kahit kanino, gagawin ko, kakapalan ko na yung mukha ko para lang sa anak ko. Ni-refer po nila kami sa mga hearing aid center para po mabigyan siya ng hearing aid. Baka makipag-basketball player, patuturuan ako ng mga coach ko. Tapos matitraining pala kami palagi sa mga player ko po. Tapos bulit po. Ang magandang balita, napigyan na ng hearing aid si Cloud sa tulong ng inyong donasyon. Nagpunta sa Active Hearing Center nito nakaraang buwan ang pamilya. Huwag kang mahiya. Ang kaya na magsalita. Nakakapagsalita ako. Sabi ko, ganyan, wala po siyang nabibig. Baby na po dito. Simula 5 years old. Hindi na yan siya dito. Yung ato po, parang okay. So ngayon, magte-test tayo, ha? Susuot lang natin to. Susuot lang ng ganon. Pag may narinig kang tunog, press mo lang yung button. Hi, Pauline. Mahina. Okay. Pataas na natin. Okay na, Pauline? Lakas na? Okay na po. Okay na. Inalay mo muna kami. Hindi na mahina. Tama lang ang lakas. Anong grade ka na ngayon, friends? Grade 6. Dati, kailangan pambasahin ni Cloud ang labi ng kausap para maintindihan niya kung ano sinasabi. Ayon sa kanyang ina na si Nikki, hindi na nahihirapan si Cloud sa pag-aaral. Nakasasabay na siya sa kanyang mga kaklase. Mas aktibo siya sa mga gawain sa paaralan. Wala pa raw silang plano na ituloy ang speech therapy at kailangan pa nila mag-ipon ng pera
pambayad sa speech therapy? So far ngayon naman po, simula nung nakakuha siya ng hearing aid, nung na-awardan siya ng hearing aid, ngayon medyo nakakarinig na siya ng maayos sa school, nakakasunod-sunod na siya. Yun, ngayon pag kinakausap siya, lumilingon siya agad kasi naririnig na niya yung mga sinasabi, mga nasa paligid niya. Wala naman siyang na-encounter na any bullying sa school or ano, dahil yung batang yun, napaka-independent. Believe si Nikki sa lakas ng loob ng kanyang anak. Hindi yan lang ang kapansanan para sa kanyang mga pangarap. Malakas ang loob nun. Hindi hadlang sa kanya yung kapansanan niya. Magaling siyang makipagkaibigan sa ibang bata. Kaya yun ang nakakatuwa sa kanya eh. Napakabait pa na bata. Sa pagbabalik ng kapwa ko, mahal ko, alamin natin ang pangarap ni Cloud. Para kay Cloud, hindi hadlang ang kapansanan sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Kwento ni Nikki, patuloy pa rin sa paglalaro ng basketball si Cloud. Ngayon, yung anak ko si Cloud, mahilig siya sa basketball. Pinupush siya ng daddy niya maglaro. Sumasali sila ng mga barangay, ng mga liga, sumasali siya. Yan ang favorite sports niya, basketball. So, tinutulungan siya ng daddy niya. So, ang daddy niya yung nagpo-coach sa kanya kung paano maglaro. Gusto ni Cloud na maging isang professional basketball player. Handa silang suportahan ang mga pangarap ng kanilang anak. Ang ginagawa niya is pagkatapos ng school is gagawa muna siya ng homework. After nun, dumidiretso na siya sa court para maglaro ng basketball. Yan talagang gusto niyang gawin it. So, hinahayaan ko lang siya. Laro lang siya dun sa court namin sa barangay namin. May takot pa rin si Nikki na mabubuli ang anak dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit sa tapang ni Cloud, iwala siya na hindi mangyayari ito sa kanyang anak. Mahusay din naman daw makisama ang bata sa ibang tao. Ang pangarap ko lang naman sa anak ko is makapagtapos siya sa pag-aaral niya. Hindi naman ako para magsabi ko anong gusto niya maging sa paglaki niya. Ang pangarap niya nga, basketball. So, gusto niya makasali sa mga malalaking liga, yung mga ganun. Gusto niya makilala siya bilang isang ganap na basketball player. Ako, basta ang gusto ko lang mangyari is makapagtapos siya sa pag-aaral. Yun lang naman ang pangarap ko sa kanya. Payo ni Nikki sa kapwa mga magulang ipakita sa mga anak na posibleng malampasan ang anumang pagsubok. Ito ang magiging inspirasyon nila hanggang sa kanilang pagtanda. Ako ang mapapayo ko lang naman sa mga magulang na katulad ko na may anak na PWD is huwag kayong susuko. Ipagpatuloy lang ang buhay. Huwag natin ipapakita na nahihirapan tayo dahil syempre para sa mga bata makaapekto 'yun para sa kanila. So pakita natin na kaya natin, so para sila kakayanin din nila. Maaharap nila yung mga pagsubok sa buhay. Katulad ng anak ko na PWD na medyo mahirap para sa kanya. So kami, binibigay namin yung best namin para sa kanya, para tuloy lang, sorry, para kayanin niya lahat ng mga hamon sa buhay. Yung mga nag-donate, tumulong para sa anak ko na mabigay yung hearing aid niya, sobra ako nagpapasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa tulong niyo, hindi siya magkakaroon ng hearing aid. At sobrang laking tulong nito para sa kanya, para marinig niya tayong lahat. And sa Active Hearing Center, maraming salamat. At andyan kayo para tumulong kay Cloud. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Mahalaga ang bawat araw. Dala nito ang iba't ibang uri ng mga pagkakataon. Isang pagkakataon na mayakap ang mga mahal sa buhay, isang pagkakataon
na muli magsimula isang pagkakataon din para sa pagpapatuloy ng mga pangarap. Para kay Aya, Ana at Cloud, bawat araw ay biyaya ng buhay. Gamitin natin ang bawat araw para makatulong sa kanila. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagbibigay ng mga donasyon at lahat ng mga ahensya at organisasyon na katulong natin sa pagbibigay ng public service. Salamat lalong-lalo na sa SM Foundation. Sa ngalan ng kapwa ko, mahal ko Foundation Chairman, si Attorney Felipe Henry Gozo, at ang aking katuwang sa public service, si Connie Angeles at si Camille. Ito po si Orly Mercado, nagsasabi sa inyo na lagi natin isa puso ang diwa ng pagtulong sa kapwa. Special na mensahe naman sa senior citizens. Galaw-galaw para di pumanaw. Maraming salamat. Magkita tayo sa Sabado. Mamahal sa Diyos ang tulong mo.